Alam mo ba yung sinusulat mo? Ako na yan. D. Ha? D. D. Good. Narito lang. Hmm, yan ang sulat ni Kibuy sa D. O, diba? Napakaganda. Ngayon, ano tong susulatin mo ngayon? E. Ha? E. E. Yung kanina sinulat mo, ano yon? D. Alright. Kaling! Ano yung sinusulat mo? Ah, Ricky Boy. Ano yung sinusulat mo ngayon? E. E. Good! Yeah! Ano yung sinulat mo kanina? D. Alright! Galing! Ano ito? A. Ano A? A. C. Good! C. Ano ito? E. Ano E? A. Tandaan mo kasi yung A. Hubog, yung itsura ha. Ano yan? A. 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 Ito, ano ito? D. Magaling! Tutuwa ako. Ito, ano to? B. Anong D? B. B. Yan, galing. Ito. E. E. Galing! Oh, balakpak mami, balakpak. Oh, isa pa, reshuffle pa ulit, reshuffle. Makalog sa good afternoon. So yun, kakagaling ko lang sa larong basketball. Tapos kinausap ko si Aswang kung ano, kung kamusta yung tutor niya. Ngayon, yung sa tutor niya, bali, nabago yung oras, panggabi daw. So, tumawag si Ma'am OFW sa Spain kay Aswang. Baka ang mangyari ay maghanap tayo ng ibang tutor. Kasi ang gusto mangyari na ni Ma'am OFW sa Spain, yung umaga. Umaga i-tutor si Aswang. Dahil sa umaga daw, i-press yung utak o yung pag-iisip ni Aswang pag umaga. Kaya ang gusto ni Ma'am OFW sa Spain, yun nga. Umaga, kaya nagpost ako sa Facebook na kung sino may kilalang tutor ASAP dahil kailangan natin yung para maturuan na si Aswang. Ayun ang update natin sa ano ni Aswang. Bali, mamaya kakusapin natin si Aswang. Vlog din na natin kung ano mangyayari. Kasi si Ma'am Karis po, busy din kasi si Ma'am Karis. May ginagawa rin kasi si Ma'am Karis. Alam nyo na, mga ano. May dumadating sa kanya mga kapwa teacher kaya hindi agad maiskaso ni Ma'am Karis. Naiintindihan ko naman si Ma'am Karis kaya nag-iiba-iba yung schedule ng tutor. Pero ang gusto talaga ni Ma'am OFW sa Spain yung ano nga umaga para daw fresh yung isip ng tao pagka nag-aaral. So yun. Ayan ang ano natin, kahanapin natin sa Aswang ulit. Bali tatanungin natin, ayan, basta tatanungin natin. Kapag wala pa naman tutor si Aswang, kami na muna magtuturo ulit. Kasi kahit papano, may matututunan din naman sa amin kahit ewan ko kung mali kami na tinuturo o tama. Hindi namin alam kasi hindi naman kami teacher. Panibagong hanap na naman kami ni Aswang ng tutor kasi si Ma'am Karis kasi hindi natin maano gawa ng busy din kasi si Ma'am Karis, may tinuturuan din kasi yan. Hindi natin busy siya mga kapwa-teacher. Kapwa-teacher, nag-uusap-usap sila kasi alam niyo na may mga module-module, di ba sila yung nag-ano sa mga ganyan module-module. Kaya hindi natin masikaso kasi Yung mga teacher na yan, baka mga umaga nga rin din nag-ano yan. So, gahanap ako dito. Tatry natin kausapin si Ma'am Pe, yung dating teacher namin dito sa grade school. Alam ko yung ano yun eh, principal. Baka may kakilala siya na teacher na pwede mag-tutor kay Aswang. So, kausapin natin niya si Ma'am Pe. So, ikaw Aswang, alam mo na yung mga tinuro namin sa'yo, yung mga ABC. Natatama na. So, tuturuan kita ngayon. Baka sakaling umabot tayo hanggang E. Pero kailangan mo muna. Mahigpit ako. Pag ako nag-tutor mo, mahigpit ako. Aswang, talagang napahigpit ko. So yun, si Ricky Boy, yun. Tatry ko muna ngayon kasi wala siyang class ngayon. Ako muna magtuturo. Ano na eh. 4:40 na. So tatry ko turuan si Aswang ngayon kung paano yung mga ano, yung pasusulatin ulit natin para matandaan niya. Kasi pagka sumusulat siya na maramihan, siguro naman tumatanong sa isip niyan. Nasaan yung cellphone mo? Yung cellphone mo nasaan? Yan, yung bago. Nasaan isa? Na-charge. Ayun, na magda-download ako sa'yo ng mga ano doon, ng mga alphabet na mga ano, basa. Magda-download ako doon, tapos lagi mo panoorin yung pagka ano. So, mag-uumpisa na tayo. Kunin mo yung mga papel lapis mo. Tuturuan kita muna. Bala, para dire-diretso, para ano, wala ka namang gagawin eh. Wala ka pa namang gagawin ngayon. Walang larong basketball, walang dayo. Pumunta ako doon, naglaro na nga ako eh. Laro ako, ano lang doon, yung mga taga doon lang, yung laro-laro lang. Spot-spot lang. Para pagpawisan, para makadaganda naman yung ating pangangatawan dyan. Yan. So yun, turuan muna natin si Aswang.
Sige, ganun yung nangyari, hanap tayo ng panibagong tutor. So yun, ma'am, out the boat, so space. Sige ma'am, hanap tayo ng amount, yung ano, pang morning na pasok ni Kaaspang. Yun, tara, let's go. Ali, pinapaano ko sa kanya, tapos pasusulatin ko muna ulit siya. Tapos pag pinasulat ko sa kanya yung ano, wag na A. Yung, yan, yung sulat mo. Yung D, tsaka A. Pag nasulat mo na yung D tsaka A, yan, tatanong ko ulit sa iyo kung ano yung mga letter na yan. Tandaan mo, limang letter lang muna tayo sa ngayon, limang letter, para makabisado mo. Basic to basic lang tayo ngayon sa ngayon. Sige, wait lang, mga kalog, susulat ko lang yung mga gagayain ni Aswang para sigurado tayo. Okay. Para ka nagko-concentrate, Jay, para kang nag-iisip na mabuti. Teka, ako magsusulat na ano para magaya mo. Tara. Sulat ko lang. Ayan mo, sulat. Siya mga kalog, sa si Aswang, pinapasulat ka muna ulit ng D. Kasi tapos na siya sa ano eh, A, B, C. Di naman, para matandaan niya, para tumaning sa isip niya. Kasi hindi niya pa alam yung D. Pahirapan ko muna ulit. Ibang-iba talaga ako pag ako nag-tutor, Aswang. Sulat-sulat ka muna dyan, wala ka namang gagawin. Alam mo ba yung sinusulat mo? Ako na yan? D. Ha? D. Good. Narito lang. Tandaan mo rin yan kung ano yung tsura ng kulay, ng D ha? Kulay. Ng D ha? Tandaan mo rin yan kung anong klaseng D yan ha? Yes, wala. Kaya mo yan, huwag ka mawala ng pag-asa. Pagkabasa, tiisin mo na matuto. Kasi kapag wala kang natututunan dito sa lugar natin ito, kasi alam ko nahihiya ka, nadaling talaga ka sa Cavite, matuto ka lang. Para hindi masayang yung, ano, yung pagpupus ni Ma'am OFW sa Spain. Napakabait nga ng taong yun para sa'yo eh. Kaya kailangan mong sumikap. Kailangan mong itanim sa isip mo yung pinag-aaralan mo, Aswang. Oh, ganda sumulat ta. Tanda mo yan na yung hubog ng D ha, para matanda mo sa isip mo kung anong klase yung sinusulat mo ha. Ano ngayon ang sinusulat mo, Aswang? Ricky Boy. E. Ito yung ate, titignan ko muna yung sulat mo ng D kanina. Palit lang alam mo. Hindi, okay na yan, dikit-dikit yan. Parang grade 1, ganyan kasi yung grade 1. Yan. Yan ang sulat ni Aswang, ni Ricky Boy sa D. Yan ang sulat ni Ricky Boy sa D. Diba, napakaganda. Ngayon, ano tong susulatin mo ngayon? E. Ha? E. E, yung kanina sulat mo, ano yon? D. Alright, galing! Galing! Natawa si Ronin. Kung tawa na ba, mahiya? Tandaan mo yan ha, habang sinusulat mo, E, E, E. Lagi, gada sulat mo, E, E. Ha? Para tumanim sa isip mo. Okay, tuloy mo lang. Sige, basta lagi mong tandaan sa isip mo, ang sinusulat mo ay E. Ha? E. E. Okay, good. Mga kalogs, may good news ako. Meron ng tutor si Kaaswang, pero hindi dito sa malapit sa bahay natin. Medyo malayo. Doon yun sa pangilang karsada yun. Pangalawang karsada. Doon pa. So, araw-araw natin ihahatid si Aswang doon sa ano, gada umaga. Ihahatid natin si Ricky Boy doon sa ano, sa bahay ng tutor, gada umaga. So, starting niya raw doon is Monday. Yung Monday natin siya ihahatid doon. Tapos may pasok siya na Sabado kasi yung magtututor sa kanya may pasok sa barangay ng ano, ng Huwebes. May pasok ng Huwebes kaya Sabado may pasok siya si Aswang. So, yun. Ako na talaga magiging daddy nito. Araw-araw sundo, hatid. Wow! Naging daddy si Oyan, si Iska Oyan ng binatilyo. Eh, tinuturo ako magsulat ngayon, no. Ano yung sinusulat mo? Ricky Boy. Ano yung sinusulat mo ngayon? E. Good! Yeah! Hey, sulat! Asa trabaho. Okay, wala tayong lamesa eh. Bibili tayong lamesa pag sumahod ako. Bibili tayong lamesa pag sumahod ako. Yung medyo maliit na ganyan. Okay, ano mo yan? Tagayin mo. Dalawang page lang. Basta tandaan mo ha. Tapos mamaya, tatanungin kita kung anong mga klaseng letter yan. Basta tandaan mo. Ano yung sinulat mo kanina?
Yo, kaya ba? Oh, yan. Ano yung sinunod mo kanina? D. Galing! Ma, nakakatawa mga kalugs kasi kapag yung sinusulat niya, yung maraming sulat, natatandaan niya agad. So, natutuwa ako. Parang mahusi na tutors ka, uya. Hindi, may bago siyang shooter. Good news, good news. Nakausap mo na si Ma'am OFW sa Spain, ha? Pumayag naman siya. Ay, balak ba nga ni Ma'am OFW sa Spain, ibibili pa rin ng bike si Aspam. Para lang makapunta doon. So, sabi ko kay Ma'am OFW sa Spain, wag na ho, may motor naman po ako. Ihatid ko na lang. Ihatid ko na lang araw-araw. Hatid, sundo na lang araw-araw yun. So, yun, tuwing umaga. So, gigising lagi kami ni Aspam ng mga alas 7 ng umaga, tapos punta doon yun. Alright, so galingan mo Aswang yan. Napakabait siya ni Ma'am OFW Spain. Abangan natin kung ano yung magiging resulta ng pagsusulat. So, mamaya, re-reshuffle natin itong A, B, C, D, E, yung limang letter. Re-reshuffle natin kung matatandaan nyo yung itsura. Kulog, sa lumipat kami dito sa bahay ng mama kasi may music doon. Baka makapiright tayo. So, yan, lumipat kami. Lumipat kami ni Aswang para may patungan din siya. May lamesa dito. So, yan, nag-diretso araw plus si Aswang. Ano yung sinusulat mo, Aswang? E, yung kanina, ano sinulat mo yung kanina? D. Good, good job, good job. Okay, tuloy lang, sulat. Tuloy lang, Aswang, kaya mo yan. Dito lang ako, dito. Dito lang ako, nakasuporta. Sige, sige, tuloy lang. Kamusta? Tapos ka na ba dyan? Hinti na lang eh. Ano ulit yung sinusulat mo yan? Ano ulit? E. Good, good. Dalihan mo at yung mga yun, nakaabang yun. Tuturo ko sa iyo kung anong mga klase yun. Limang letter lang muna sa ngayon. Bukas ulit yung iba. Para tumaning sa isip mo. Sulat lang, sulat. Nakalas na pala ito. Sulat mo kanina. Sulat ito. Mga, tuturo ko sa iyo kung anong mga klase yung letter to. Mamaya. Kalogs, tapos na si Aswang magsulat. Pinasulat ko sa kanya yung D tsaka E. Yan. So kanina Aswang, ano yung sinulat mo? D. Yung ngayon, ano sinulat mo ngayon? Ano to? Ha? E. Yan na. Sulat mo yan ha. Tandaan mo kung anong itsura ng D sa E. Ha? Ayan, tandaan mo ha. Kung anong itsura ha. Oh, dito muna tayo. Sa unang sinulat mo. Ano yan? Sinulat mong yan? I. Anong I? E. Ito? Right. Ano yan? A. A. Good. A. Good job. Ito, ano to? B. Good. Ito? C. Good. Ito? D. Good. Ito? E. Oh, tandaan mo ha, ang itsura ng E, tapos ang itsura ng D, ha? Tandaan mo, ikaw nagsulat niyan, ha? Tandaan mo lagi yan, dito na tayo sa ano, sa print ni Ma'am Caris. Mamaya, re-reshuffle ko to. Ha? Ano yan? E. Anong E? Tandaan mo kasi lagi yung itsura ng A, ha? A. Ito, ano to? B. B. Oh, sunod. C. Oh, sunod. D. Sunod. E. Oh, E. A, B, C, D, E. Tandaan mo ha. Ha, tandaan mo yung mga itsura ha. Tandaan mo yung mga itsura. Reshuffle ko to ha. Limang letter lang to kahapon. Hindi mo kasi kabisado tong limang letter na to eh. Tandaan mo lagi yan ha. Reshuffle ko yan. Oh. Starting. Ano ito? A. Ano A? C. Good. C. Ano ito? E. Ano E? A. Tandaan mo kasi yung A. Hubog, yung itsura ha. Ano yan? A. A. Ito, ano ito? D. Magaling! Tutuwa ako. Ito, ano to? B. Anong D? B. B. Yan, galing. Ito. E. E. Galing! Balakpak mami. Balakpak. O, isa pa. Reshuffle pa ulit. Reshuffle.
Tandaan mo ha, sabi ko sa iyo, pag sinusulat mo, tandaan mo 'yung sinusulat mo kung anong letter 'yon. Ang letter ay litra, letra. Ha, reshuffle, reshuffle. Game. Ano 'yan? D. Ba? Galing ah. Galing. Ito, ano ito? C. Ah, galing! C, ano? C. C. Galing. Ito. D. Galing ah. D. Ano yan? D. Anong D? Sabi ko siya, tingnan mo mabuti kung ano yan. E. Ha? Ha? E. E, yan. Ito. A. Good! Good job. Last. Good job. Huwag mong i-ano sa isip mo, tinan mo kung ano yan. Titinan mo lagi mabuti kung anong hubog o hugis ng sinulat mong yan, ha? Reshapo, last na, para matapos na tayo, para bukas, iba naman. Tapos, pag matutulog ka, hindi man sa pag-ano, lagi mong isipin to. Baka nga, mapaniginipan mo pa nga ito, eh. Kasi ganyan kami dati. Ha? Lagi mong ano yan, ha? Okay. Ano ito? B. Ha? B. Good! Galing ah, marunong na. Ano ito? E. Good job! Galing ah. Ano ito? C. Galing! Ito. Ano ito? D. Good job! Ito? E. Ha? Ano yan? A. Yan, titinan mo mabuti. Good job, good job. Galing, galing. Oh, so, bukas ulit. Tanda mo yan, ha? Oh, magbilang ka muna sa kamay mo. A. A, B, C, D, E. Oh, bilangin mo. Tatlong beses. A, B, C, D, E. Good. Isa pa. Huwag ka tumawa. A, B, C, D. Bilang. A, B, C, D, E. Isa pa. A, B, C, D, E. Good job. Bukas ulit tayo. Ayos. So yun, mga kalugs. Ayan na. Naturuan ko na ng medyo okay si Aswang. May natutunan na siya ng 5 letter for today. Tsaka kahapon, kasi kahapon ang alam niya lang yung 3 letter na A, B, C. Ngayon, nadagdagan natin ng D, E. Ayan. Ano ulit yung sinulat mo kanina? D. Yung sunod? E. Good! Galing! Sana bukas may madagdagan. A, B, C, D, E. FG naman yung ating ano, ha? Oh, soli mo na to. Lagay mo na yung gamit mo dun. Lagay mo sa lalagyan na. Kasi tuturuan kita hanggang Linggo. Tapos Lunes, meron ko ng tutor si Ma'am LB. Ayan, mga kalugs. Yan, ang update natin for today kay Ka Aswang. Marunong na siya ng 5 letters. Okay na, A, B, C, D, E. Titigan niya mabuti yung mga sinusulat niya, kung ano itsura o hubog ng sinusulat niya para okay. Yan. Ay, mga kalugs. Maraming salamat dyan kay OFW sa Spain. Talagang nakatodo suporta, nakakatuwa. Kasi sabi ko medyo malayo-layo yung ano, yung lugar ng tutor niya, yung bahay ng tutor niya. Bali ang balak pa nga ni Ma'am OFW sa Spain ay yung bilhan siya ng bike, kasi sabi ko naman sa kay Ma'am OFW, may motor naman ako. Ako na yung lagi maghati sa kanya araw-araw. Parang ako yung daddy, parang ako yung ama na sundot hatid yung sundo, tsaka hatid yung anak na bunso. Nakakatuwa, mga kalugs, talagang ayan. Paninindigan ko na to, sinimulan ko na to eh. So yung mga kalugs, maraming salamat sa suporta nyo sa YouTube channel ko. Siyempre sa suporta nyo kay Aswang, suporta nyo kay Carnel, sa buong team kalugs. Maraming salamat sa inyo. So yun, hanggang dito na lang, i-edit pa ako. Thank you!